Amin niya si kinuwento sa akin. Mas nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin ni Alonso, na sinabihento siya na puya niya na nasa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo nangyari sa akin. Sa kanya kasi uno sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ka naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na ang naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya ito. Hindi po sa hindi siya prioridad. Yun nga lang po ay hindi na po pwede arestuhin dahil ang pag-aresto ho ng without a warrant ay limited lang po sa tatlong instances. Hindi tayo nagkakaintindihan po ulit. Hindi na po aresto. Imbita. Diba? Magkaiba naman yung aresto sa imbita. Diba? Yung lumagpas na po yung 10 araw. Okay. Hindi po ba? Ito po, pinag-uusapan po natin para makalinan po tayo ng batas. Opo, naintindihan ko po yung proseso na sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko naman po, paano pagka katulad po ng nangyari kay Sir Ninyo Mulak na sinasabi niyo lumagpas na yung 10 araw. Di ba po? Lumagpas na. Ang sinasabi po natin, ang sinasabi ninyo, lumagpas na yung 10 araw, kailangan na nating daanin sa regular filing. So hindi na natin yung tao bago siya makapunta sa inyo kailangan dumaan sa proseso po. Kailangan po isusupina po namin siya. Opo. Yun po yun po. Opo. Ang tinatanong natin paano tayo makakagawa ng batas para bumilis? Okay, kasi ang sinasabi ninyo, ilang araw po yun, para malinaw. Ilang araw po ang antay natin bago yan ma-serve? Depende po yun sa case-to-case basis po yan. Sa abogado na siya. Opo. Kukuha na siya ng abogado, di ba po? Yung inireklamo natin, kukuha na ng abogado, mahaba na. Diba? Opo. Tama po. Siyempre po, kasama po sa karapatan ng akusado na kumuha siya ng abogado kasi po meron tayong batas po na pinuprotektahan nga po yung mga... Nasa Miranda, ano pa yan, nabibigyan mo nga ng abogado, di ba ma'am? Tinatanong po namin kayo, paano natin mapapabilis? Ano po ang dapat namin gawin dito? Baka pwede mo po kami suggestion kasi hindi naman po kami nandyan sa field ninyo. Kami po ay senador. Tutuan niyo po kami kung ano ang gagawin namin para yung mga ganitong kaso na isinasabi ng International Labor Organization na harapin natin ang karahasan at sexual abuse. Ito po ma'am, sa inyo po manggagaling ito. Dahil sa record, sa data, sinasabi na napakarami na nito. Ano po, huwag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive sa mga ganitong issue. Meron dyan matanda dati, matanda na kumuha lang ng bunga ng mga ginilong. Hindi naman NBA yon. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inreklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabaho, sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat. Konstitusyon yan eh. Di ba? Batas yan eh. Pero ma'am,
Hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba yung imbitahin? Tama, imbitahin, pwede po ba yung imbitahin sa, imbitahin, punta ka mo sa, ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo, o ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na, parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, O Your Honor, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Ay, hindi pa po, kasi mayroon nun yan schedule na, kailan po sila naka-schedule? Eh, sa August 9. Kailan po mandalin dito? Sino po? Ay, yun po, pagdala sa kanila. Nasa sa kanila na po yun. Hindi, diba? Inimbitahan nyo. Opo. Oh, inimbitahan nyo, diba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yung, yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko eh. Opo. Yun ang sinasabi ko, ma'am eh. Kailangan magtulungan tayo dito. Oh, kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan nyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na haharangin mo yung sasabihin ko. Ha, pwede mo naman, yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Hindi sabihin nyo, merong nagre-reklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. At kakausapin po natin itong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong ito. Aksyon ng NBI. Aksyon mo, ma'am. Ikaw ang kinakausap ko. At hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinoprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Po. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ma'am, ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. Yung masyado kasing attorney kagad ma'am, ang dating, ganun eh, ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am ha? Thank you ma'am, thank you po. O narinig mo na pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-imbita at marap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakaka-apekto sa inyong anak. Yes po. Opo, pagkapag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin itong kunin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao na na-involve sa isang iskandalo. Please lang, ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman.
Hindi na ito pinalalagay. Tapusin na kagad. Hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi yun. Kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ibig pong sabihin, labas po sila dito. Pumapayag ka ba, sir? Senator Nino Mulak, nalabas na ang GMA. Never against po kayo. Never against GMA. Oh, so, kung magkukumpain po kayo, hindi isasama ang GMA. It's against the two. Those two perpetrators. So, po mga kasang ipinatong nyo, kasama po ba ang GMA? Hindi po. Hindi po. So, labas po ang GMA. Sa inyo po, as bilang complainant. So far, attorney? Attorney Sarina, para mabilis tayo, huwag natin patanggalin to, please. Huwag natin itong gawing sensation. I understand. It's sensationalized to eh. From Nino that this is, it will be a case directly against the two perpetrators for now. And that's what we are doing, Your Honor. I hope you understand we cannot share anything more because we are preparing our complaint. And yes, yes, yes. Pero sa complaint yung pinag-prepare, hindi naman kasama GMA, di ba? But right now, Your Honor, we are focused on the two. The two. Yeah. Okay, malinaw naman ang GMA na hindi nila regular employee ito, di ba? Sir? Malinaw sila. Hindi sila regular employee, pero nagsasagawa sila ng investigasyon. Opo, tama. Tama po ba? That's what Ms. Annette said. Opo, papayag po ba kayo na para matapos? Appreciate ko po yung hinarap ni Ms. Annette sa akin yung dalawa na nag-apologize sa akin for what happened. Okay na po tayo. Para matapos po tayo ng maaga dito sa hearing natin na to. Mapayag po kayo na ilabas na natin ang GMA. Sa hearing na to, hindi po sa kasuhan ha, sa hearing na to, hindi po ito korte. Sa pagdinig na to, pumapayag po ba kayo na ang GMA ay ilabas na natin dito sa usapan mo ito? With all due respect, Your Honor, I think Sandra's father is not in the position to answer that because I understand the name of this the objective of this committee. I tell, yes, or okay. Policy. Malinaw naman na yung policy, di ba? Malinaw na yung policy. So, na-establish na natin na malinaw ang policy ng Channel 7. Di ba? So meron nga silang sabi nga ng doon, meron silang sexual harassment, ano, meron din naman silang ginagawang hakbang. So it will be up to you, Your Honor. It will not be. Ayoko lang, wala. Baka sabihin niya, pag-atask ka saan ng hearing, hindi kami tinanong. Tinanong ko kayo. Sa akin, basta sila. We submit to your discretion, Your Honor. This is your committee. Okay, salamat po. Salamat po. Pare, okay ka? Opo, ma'am. Hindi kayo. Hindi na po kayo kasama sa pagdulig na to. Maraming salamat po sa inyong pagpunta rito, sa pagbigay po ng inyong statement. Aantayin po ng komite yung po inyong gagawing investigasyon. At doon po kami magbabase. Opo. Maraming salamat po umalis. Ma'am, tulungin nyo lang po kami kasi hindi na lang po pwedeng galitang paulit-ulit sa industriya natin. Sana po, hindi naman po ako nagmamalinis sa inyo, ano? Ako ay taga-Sabi din. Alam ko din ang nangyayari sa buong industry natin. Ang iwasan lang natin po sana, yung talagang may mga bagay kasi na tayo lang ang nakakaintindi. At tayo lang ang makakapaglinang ng batas na makakatulong talaga sa industriya natin. Sana po matulungan niyo po kami na makapaglinang tayo kasama po ang DOLE para sa mga ganitong pagkakataon po na meron tayong mga kasama sa industriya na sumasabit sa mga ganitong kaso o sasabit na lang o hindi pa naman napapatunayan nandito na at inireklamo na. Sana meron po tayong mga hakbang talaga na hindi na po ito kailanman sana parang paibitulit na lang. Mr. Chair, ABS-CBN, already has its policies and procedures for such incidents.
and the company does not tolerate sexual harassment nor does it condone sexual harassment. Okay, tama po. Kaya nga po sabi ko, wala naman po kayong ano na dito, pwede na po. I mean, nangyayin lang po kayo ng tulang. Na matulungan niyo po kami makalinang talaga ng mga batas na makakatulong po sa ating industry pagdating dito sa drug abuse, sexual harassment, mga sinabing bullying. Yan po, nasa mundo natin yan, ma'am. Alam naman natin yan, mga karam natin. Diba? Alam mundo natin yan, ma'am. Tayo-tayo lang ang makakaalam. Akin pong kinikilala ang idol din po natin na Senator Joel Villanueva. Ano po, Senator, opo, baka meron po kayong unang salita. I will be here to listen for a while. Thank you. I'm here to support our chair and thank you for calling for this hearing, Your Honor. Bilang kayo po ang chairman po ng Committee on Labor, baka meron po kayong gustong itanong kasi, opo, nilis ko lang po doon sa GMA. Kasi po, nakapag-usap po kami dito ngayon na iniliwanag po natin dito din po sa complainant natin sa atin ng tulong at iniliwanag po tayo ng tao sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na sana po itong issue na ito ay maayos natin kaagad dahil napakadami pong issue na dapat nating hinaharap. Itong usapin ng sexual harassment at kung ano-anong drug abuse, eh matagal na po itong issue sa show business, kaya humingi din po tayo ng tulong kanina sa LBI, personal help. Hindi po personal help. Personal help na humingi po natin sa LBI na sana marisama po natin itong kaso nito na tumik. Na sana humingi po kasi mismo ng pamilya ni Senator Mulak na maging matumik. Opo. Senator Mulak, kasi parang putla mo kanina po blood pressure ko na po kasi tumaas po yung blood pressure niya kaya panitinig po natin kapatid na Senador Joel Villanueva na matumakas po kaagad at ngayon po tinatanong ko po yung dolar patungkol po dun sa kaso dati na may kinalaman po kay Gretchen Pulido at sinabi naman po ng ABS-CBN na tapos na po ito, na-actionan na po nila, wala na pong problema at pagdating po ang sinasabi ko po sa kanila na sana ay matulungan nila ako maglinang ng isang batas na totoo na makakapigil na dito sa hindi lang naman sa showbiz lang naman po no, sa lahat ng workplace may drugs, may sexual harassment na sana po na matigilan na talaga ito at hindi man matigilan sana wag naman nagiging parang common crime na lang kasi napaka sakit ng isipin yun. Yun lang po, baka po may gusto po kayo sabihin. Yes, Your Honor. Sa pagkakaintindi ko po ang sinasabi kanina ng ating kapatid sa PNP, yung 36 hours po is in relation to the arrest and delivery to the authorities po. Yung pagka-aresto po, meron 36 hours. Actually, iba-iba po yan oras na yan eh. It would depend on kung ano yung penalty dun po sa crime committed. Meron po tayo dyan na 12 hours, 18, and 36 hours. Huwag po tayong lumayo. Doon lang po sa sexual harassment, rape. Yun pong idinig na kanina ba idinig sa inyong sa amin sa, po, ano, po, ay, ano po ba ang idinig sa inyong reklamo? Pero po, reklamo. Sexual abuse po, pero yung sa kasong yun ay hindi po yun aresto, so wala tayong pinag-uusapan po na ilang oras bago i-deliver to the authorities. So ito po ay magiging direct file na pagkatapos namin maimbestigahan po, doon pa lang po kami pa-file sa prosecutor's office at kapag dinulog na po ito sa prosecutor's office, matapos po nila mag-desisyon, doon po lamang ito ipa-file sa korte. Tingnan po namin yung proseso. Ang pinag-uusapan po natin kasi yung tagal. Di ba po, yung 10 days bago nagreklamo sa inyo. So, ibig niyo pong sabihin, kapag lumagpas na ng 10 days na nagreklamo sa inyo, ang magiging action niyo po, ang magiging action po ng law enforcement
ay hindi na ito parang prioridad, ganun, ganun po ba? Hindi na natin pupuntahan yung inireklamo at dadalhin dito sa ating himpilan at tatanungin, hindi na po. Tapos na po doon, kumbaga, pag 10 araw, wala nang ganun. Antayin na lang natin yung piskal, ganun po. Hindi po, hindi po sa hindi siya prioridad. Yun nga lang po ay hindi na po pwede arestuhin dahil ang pag-aresto ho ng without a warrant ay limited lang po sa 3 instances. Hindi tayo nagkakaintindihan uli. Hindi na po aresto. Imbita. Diba? Magkaiba naman yung aresto sa imbita. Diba? Yung lumagpas na po yung 10 araw. Okay. Hindi po ba? Ito po, pinag-uusapan po natin para makalinang po tayo ng batas. Opo, naintindihan ko po yung proseso na sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko naman po, paano pagka katulad po ng nangyari kay Sir Ninyo Mulak na sinasabi niyo lumagpas na yung 10 araw. Di ba po? Lumagpas na. Ang sinasabi po natin, ang sinasabi ninyo, lumagpas na yung 10 araw, kailangan na nating daanin sa? Sa regular filing. Regular filing. So, hindi na natin yung tao, bago siya makapunta sa inyo, kailangan dumaan sa? Sa proseso po. Kailangan po, isusupina po namin siya. Opo. 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 Yun po yun. Yun po. Opo. Ang tinatanong natin, paano mapapabilis? Paano mapapabilis? Paano niyo paano tayo makakagawa ng batas para bumilis? Okay, kasi ang sinasabi niyo ilang araw po 'yon para malinaw? Ilang araw po ang aantayin natin bago niyan ma-serve? Depende po 'yun sa case-to-case basis po 'yan sa abogado na siya. Opo. Kukuha na siya ng abogado, 'di ba po? Yung inireklamo natin, kukuha na ng abogado, mahaba na. Wa. Opo. Tama po. Siyempre po, kasama po sa karapatan ng akusado na kumuha siya ng abogado kasi po meron tayong batas po na pinupuntahan nga po yung mga... Nasa Miranda, ano pa yan, nabibigyan mo nga ng abogado, di ba ma'am? Tinatanong po namin kayo, paano natin mapapabilis? Ano po ang dapat namin gawin dito? Baka pwede niyo po kami suggest yan kasi hindi naman po kami nandyan sa field ninyo. Kami po ay senador, tutuan niyo po kami kung ano ang gagawin namin para yung mga ganitong kaso na isinasabi ng International Labor Organization na harapin natin ang karahasan at sexual abuse. Ito po ma'am, sa inyo po manggagaling ito. Dahil sa record, sa data, sinasabi na napakarami na nito. Hindi po ba ito special case? Yun lang po ba? Yun lang, sa palagay niyo po ba? Itong mga ganito, kailangan tayo, naalala niyo po ba, nagkaroon pa tayo ng special court sa family ko na, mga drug, diba po, meron tayong mga drug court, yung mga ganito. Kailangan po ba tayo magkaroon ng ganito? Bilang ito po ba, nangyayari naman, hindi lang sa pelikula. Kung hindi nangyayari sa iba't ibang lugar, kailangan po ba tayo magkaroon ng ganitong klase ng sexual assault, sexual abuse o rape court? Ano po ba? Hindi po ba ito immediate sa inyo sa law enforcement? Hindi po ba ito urgent? Hindi po ba ito nagiging nakakasanayan na ng ating mga Pilipino ng ganitong klaseng oops, ano ba? Pwede bang makaano diyan mga ganon? Sa kasalukuyan po, meron naman po tayo na family courts kung saan lahat ng ganitong klase ng kaso ay dinudulog pagdating po sa rape. Meron po tayong existing na family courts. Kaya lang po, pagdating po talaga sa investigasyon, it's a case-to-case basis na nakasalalay po ito sa availability lahat ng ating ebidensya. At sa pagkakaalam ko naman po, ang PNP at ang NBI ay mababilis naman pong umaakto sa mga ganito. Kaya lang nga, lahat nakadepende yan sa availability of witnesses, evidence, at ang... Okay po ma'am, magmula po nang nagreklamo, ilang araw na po yun? Magmula nung nagdala po ng reklamo sa inyo si Sir Ninyo Mulak, ilang araw na po? 6 days po. Six days. So yung 6 days po, nasa na po kayo ngayon? Sorry po sir, sandali lang sir. Nasa na po kayo ngayon? Nasa proseso na po kayo ng pag-imbita doon sa inireklamo? Kailan po yun? Naimbitahan na po namin yung nirereklamo. Okay.
Last Monday pa po namin sinubmit yung hindi pa po kasi sinupina pa lang po namin sila. Hindi po sila nagbigay ng statement. Kasi ang schedule po ng kanilang sa supina kung kailan namin sila inimbita para pumunta po sa aming opisina ay sa August 9. Sa August 9 po. Sa Friday ba? Friday po. Ako ma'am, sana bilis-bilisan natin kasi ang laki-laki na nung ano? Senator, baka may gusto po kayong sabihin. Paulit-ulit na rin ako sa pakiusap dito sa ating mga law enforcement eh. Sir, wala, meron po? Wala, opo. Ma'am, ganito po. Kasi ang hirap natin naabante nang wala naman dito. Kasi ang nangyayari, nasubpina na po natin yung dalawa na inireklamo. At sa inyo po, August 9 pa? August 9 po? August 9 po. Opo. Sa isang pilan nyo po pupunta? Opo. Kami ay makahingi ng inyong statement na pag nagbigay sila ng statement, mabigyan nyo po ang komite ng kopya. Maaari po sana kung makikipag-request po kayo officially sa aming tanggapan. Ito, officially po. Kasi wala po ako sa katayuan para magbigay ng ebidensya. Kasi ang ebidensya po namin ay lahat prior to the filing of the complaint ay nananatili sa NPR. Ma'am, hindi public document ng statement yan? Taong hindi yan? Po public document. Magiging okay. Public document lang po yan. Kasa na. Pag na ipaliwanag yun po sa taong bayan. Kasi ang dami-daming public information po ito. Committee ng public information. Kailangan masabi niyo po yan. Ang dami-daming nagbibigay ng statement yan. Kailangan sabihin niyo po yan. Ang mga ebidensya po kasi namin ay nagiging public lang po matapos namin ma-file ito sa piskalya po. Okay. Nasa na po kayo ngayon? Yun nga po. Nasa proseso pa po kami ng investigasyon at hindi pa po namin nakukuha yung statements po ng aming... Wala pa po kayo sa piskalya? Wala pa po. Opo. So lahat po ng lumalabas ng mga vlogger, lahat ng lumalabas sa TV, lahat ng lumalabas na kung ano-ano, lahat po yan ano? Dapat manggaling sa inyo. Hindi po yan galing official, galing sa inyo. Sa panig po ng NBI, lahat po ng statements na lahat ng ebidensya na nakalap namin ay nananatili lang po sa aming tanggapan. Hindi po namin nilalabas ito dahil hindi pa nga po kami... Sabi na official na galing sa NBI, na nagsasabi yung mga ibang mga... Alam nyo kasi na ngayon nakapaligid ang napakalaming vlogger. Hindi po kami naglalabas ng statement. Kung ang mga... Pero parang kailangan nyo magbigay ng statement ngayon na nawala pa. Wala. Pwede naman yung statement din. Wala pa kayong minibigay statement. Yun lang. Para malinaw naman. Sa posisyon para magbigay pa ng mga ebidensya at mga statements na aming nalikom po. Okay. August 9 po. Yung inimbitahan nyo na po yung mga nire-reklamo. Opo. Ano po ito? Siyempre, pag pumunta sila doon, ipagbabawal nyo ba yung media? Meron ba kayong ganung kakayahan? Sa amin po, hindi namin hinahayaan na yung media ay pupunta doon habang kinakausap po yung... Ibig sabihin, pagkatapos doon, lalabas yan. Paano po yun? Nandun na po yan sa magiging sa subject kung magsasalita po siya sa media. Ayun, opo, opo. Pag nagsalita na siya sa media, pwede ba namin gawin ng ano yun? Yung po ba yung ebidensya na namin? Siguro sa... purposes po ng inyong tanggapan. Opo. Pwede po naman yun. Opo, yan. Opo. Kailangan malinaw po tayo. Opo, ma'am. Sir, may sinasabi po kayo kanina, Sir Ninyo Mulak. Senator Robin, ang pagkakaintindi ko po sa sinasabi nyo, yung 72 hours, kasi ang sabi nila sa amin, 72 hours po, yung pinakasagad na oras para mag-hot pursuit. Yun po. Pero pag lagpas po na po ng 72 hours, hindi na po pwede yung hot pursuit. Yun. So yun ang isasabi niyo yata kanina na sana ma-extend ng 10 days. Yun nga ang sinasabi natin kanina pa na hindi tayo mag-connect. O baka siguro, baka privately mag-connect na kami. So publicly,
yun po sana yung gusto natin pagdating po sa mga ganitong... Yes, ma'am. Sorry po. Yung pong nabanggit na 72 hours, ang korte po ang nagdesisyon nun kasi nga po, limitado po ang warrantless arrest. Yun lang po ay kung nangyari dun sa, yun nga po yung in our presence o we have personal knowledge to believe na naganap po yung krimen, limitado po yun. Ngayon yung korte po natin ang mismong nag-define, kumbaga in-extend po nila yung warrantless arrest na yan to include yung hot pursuit. Kaya sa base sa jurisprudence, ang pinakamatagal po na naging oras na pwede pa rin arestuhin despite na tapos na yung krimen ay 72 hours. Although ito po ay base ng circumstances related dun sa case na kung saan diniklira ng korte na 72 hours po yun. Pero ito po... Ano po yun? Ano po yung mga kaso na yun? Meron po ba kayong ano? Baka pwedeng... May mga murder po. Murder. May mga rape. Na-extend po itong warrantless arrest na ito na 72 hours. Po. 72 hours. So, okay. So, nakasalalay. Pero, case... Ay, sorry. Wayo? Opo. Actually, case to case po talaga yan. Ma-extend naman yan basta maipresenta po ng tama sa korte na maipresenta na may basehan pa rin po para dun sa aresto. Na, opo, it doesn't have to be 72 hours lang po. Basta mapatunayan lang na sapat pa rin yung warrantless arrest. Okay po. Opo, maraming salamat po sa pag-educate po sa amin, ma'am. Thank you very much. Opo, napaka-ganda po ng mga inyong opinion. Pero sana maintindihan niyo po, ano? Na talagang pagdating dito sa sexual harassment o rape, talagang meron talagang ano eh. Mental ano eh, talagang. Hindi mo maiwasan eh, talagang. Oh, hindi ko alam yung salita na parang sa Tagalog, masalimuot yun eh. Sobrang, minsan, yung acceptance na nangyari sa'yo yun, matagal. Meron na akong kaibigan na isang ganyan din na dati namin kasama sa opisina, na biktima naman ng sa taxi, yung nakatulog siya, basta may ginawa sa kanyang ganun din na karumal-dumal. Ang tagal, hanggang umabot sa resignation sa amin yun, nag-resign sa amin dahil di niya kaya. Yung ganun ang trauma. So sana po, meron po pala ibang channel dito. Sorry po, wala na po kayong ano dito. Okay na po, maraming salamat. Meron po mo kayong gustong sabihin? Meron po mo sa ibang IBCTV perto, meron po mong kaso ng sexual harassment o drug abuse? Sir Chairman, I'm a keen observer of what you said. Apo. Ang masasabi ko lang, very simple. Yung nangyari ho, Mr. Mulak, dapat ho observe ang cybercrime law. Hindi ho dapat ho yung SOCMED nilabas ho kagad eh. Dapat ho they should be reminded that there is such a thing as cybercrime law. Pangalawa ho, dapat po siguro ang mga talent scout, talent agencies they have incorporated. Ang talent scout po dapat po siguro professionalized. Mag-register po sila para makita po talaga ang tunay na pagkatao. Pangalawa ho, they can register and it's the Film Academy of the Philippines which is semi-government can handle it or perhaps the MTRCB. That way, you can cleanse the ranks. That pag hindi yun yung nilis ang ranks, so every Tom, Dick, and Harry na may mga sexual preferences, pwede yung sabihin, talent scout ako, pwede kitang gawing artista. So if they are professionals, they went through the rigors of classification and everything, these things could be avoided. Isa pa hong target, movie industry, provides big income to the government and they deserve to be respected. You know, how could this be respected if a known personality with a simple complaint will just be subjected sa sinasabi nyo nga, marami tayong problema, the bourses or the stocks are collapsing. Tapos mas malaki pa yung balita ng Mula case. Medyo nakakahiyaw eh. Ang priorities mo natin is yung chismis, hindi ko yung concern ng bayan. Isa pa ho, dapat to yung mga ganong klase, criminalize natin yung mga talent ng mga gumagawa ng mali. Hindi ho pwedeng
nangyari to, nagsumbong, oh, pintawad na kita. No, cannot be. You have to answer for the crimes you have committed. That's my observation. Now, for Channel 13, sir, we do have a grievance committee under the Human Relations Department and we're compliant. So, yun lang masasabi namin na yun lang, nakakaawa ho kasi pagka na-subject na sa SOCMED, malaking damage, it's hard to repair the damage that has been done. Yun yung bata, automatic na nagkaroon ng psychological effect. Hindi maganda yun. Hakbang po ng PNP. Yes, sir, Your Honor. Good afternoon po. First of all, sir, the PNP assures that all reported crimes will be investigated. And if evidence warrant, we will refer it to the prosecutor's office for possible filing of appropriate criminal charges. Ano po ang pwedeng unang gawin? Halimbawa, kapag po noon na may nagreklamo, ba yun, pupunta na kayo dun sa lugar, ano po ba ang ano nyo? Ano po ang dapat na unang gawin? Pag nagpunta po yung complainant po sa police station, i-interviewin po yung complainant. Kung siya po ay minor, i-refer po namin siya sa Women and Children section po. And then po kung ang krimen po ay immediately nangyari po, kakapangyari lang po, we will conduct a follow-up operation for the arrest of the perpetrator po. Ngayon po, kung lumipas na po siya ng ilang araw, we will file the complaint and refer it to the prosecutor's office po. Then the prosecutor's office po will file an information po for the... Katulad po noon, ilang araw, 10 araw, paano po yun? It's already lapsed na po yung sa reglementary period po ng crime. So, ang mangyayari po is magiging regular filing na po siya. Si prosecutor's office po, mag-file po sa court ng information. Then si court po will issue a warrant of arrest para po dun sa perpetrator. Yung mga ganitong usapin po, halimbawa, yung inyong gustong kausapin, yung inireklamo, po, paano po pwede nyo gawin yan? Limbawa, nandun na yung complainant, paulit-ulit na pumupunta sa inyong tanggapan. Mag-submit na siya ng kanyang lahat ng hinihingi po ninyo na gusto nyo yung pagawa sa kanila, ginawa na nila. Ilang araw po bago nyo mapuntahan yung inireklamo? Kaagad po ba yun? Ilang araw po ba ang proseso ng pagreklamo? Yung pagreklamo po, on the day po, kung nangyari po ngayon, magreklamo po ngayon. Yan yung mga po, nakaraan na, yung 10 araw. Halipa. Yung nga po, yung sinasabi ko po, lumampas na po yung reglementary period po. Po yun? Opo. Yung filing, regular filing na po siya, ipafile na po siya sa prosecutor's. Ano ba nga po, nagpunta sa inyo uli? Nagfile na. Nagreklamo sa inyo uli. Tutulungan nyo naman ako, hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nakikita yung akusado. Ano gagawin ng pulis? Hindi nyo hanapin yung tao? Kasi naka-refer na po siya sa prosecutor's office. So kahit naka-refer na sa, ibig yung pag yun, pag naka-refer na sa fiscal, kahit yung tao, nakikita mo na doon, wala ka nang magagawa. Wala na pong magagawa yung pulis po, kasi po, pag inaresto po ng pulis yun, or suspect na po kasi siya, sir. So, meron na rin siyang karapatan yung right of a person in custodial investigation po. So, paano nga gawin po ninyo? Po siya ng police, it means na parang inaresto na po namin siya. So, hindi siya pwedeng arestuhin? Hindi po, pwede siyang arestuhin kasi nga po, lumipas na po yung crime, mag-antay na lang po tayo ng warrant of arrest na issued by the court. Ayun, dole! Opo, narinig nyo. Narinig niyo po? At sorry po ma'am, baka hindi niyo po narinig. O, tinatanong po nila sa kasong ganito, na napakalaki na ng numero. Kanina po, nakita niyo naman po kung ilan na yung numero ng sexual harassment cases, no? Napansin niyo po ba yung pinakita po ni Senator Joel? Yes pa. Iniwan ba ni Senator Joel? Iniwan ba niya? Comsec, iniwan ba niya yung ano niya, data niya? Kung ilan na yung sexual harassment sa buong Pilipinas, pakita nyo naman sa dole, makita.
So, pag nakita po natin yung figures na yan, sa palagay niyo po ba, sa ganyang kalaking figures, eh, nabibigyan natin ng hustisya ang nagko-complain? Ma'am Dole, pwede pa? Tanong lang. Para mas maganda, ma'am, mas maganda yung usapan natin. Kasi, kanina po, no, ang linaw lang sinasabi ni Senator Joel na International Labor Organization, galing na po sa ILO. Okay, ratify po ng Senado ito. Ha, tayo po ay sumasang-ayon sa international law. Opo, na tayo ay ayaw natin ng ganitong karahasan at ayaw natin ng sexual harassment sa work area. Okay, so napakalinaw po nun, ano? At yan na po ang figures, so tingnan nyo po. Napaka, my goodness gracious. Hindi po yan biro. Apo. And ganun pala ang proseso natin. Eh, pagka sexual harassment, ma'am, siguro naman sasang-ayon kayo sa akin lahat. Hindi naman lahat dyan gusto magreklamo kagad. Medyo nag-iisip ka muna. Hindi yan isang bagay na ipagmamalaki mo. So, ang sinasabi ng batas, kailangan nakapaloob ka sa 10 araw. Ano, ilang araw? Ilang oras? 20 NBI, ilang oras po? Ilang araw po bago kayo umaksyon na pwede? Depende po sa crime na na-commit, may 12 hours po. 8 hours. Sexual harassment po, ayan po, rape, ganyan, ano po? Ang rape po is ang reklamo, 36 hours po. Ito na yan, pero ang reklamo, rape, ilang oras? 36 hours po. 36 hours. So yung, ano po, yung... Natin na, Ma'am Dole, 36 hours daw. Sa palagay nito ba, sapat ang oras na yun para sa isang taong nalabag ang kanyang karapatan sa usapin ng sexual? Na merong mental health, magkakaroon ng mental health effect sa kanya? Sapat po ba yung 36 hours sa palagay po ninyo? Ano lang po yan, ha? Ano lang po nyo? Kasi, syempre, iba yung... So, yung normal krimen sa merong kang hindi mo yan madaling ikwento. Ha? Yung bagay na yan. Oh. Good morning po, Your Honor. Noon pong nagpunta si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Base naman po sa naging findings ng aming behavioral science division, although fit siya, mentally fit siya para magbigay sa amin ng statement, he was advised na rekomenda po ng aming tanggapan ng aming behavioral science division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So nililimit po yung kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming Behavioral Science Division. Yun po yung sa Behavioral Science Division po namin. Yun po yung nag-analyze ng kanyang... But he was physically, he was mentally fit when he gave sworn statement. Statements. Fit naman siya para magbigay ng statement sa amin, sir. Yeah. You think he's physically fit or mentally fit to attend this hearing? Right now? Right now po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng epekto po dun sa tao po. So, as much as possible, nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalakad ng mga nangyari po. Next week, pwede na siya? Actually po, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi he's still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin pong meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay, I withdraw my motion to issue a subpoena ad testificandum against Mr. Sandro Mulak. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po 'yon. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na tol, sumuntubig. Pare ko, kasama mo ang alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko
Pare, okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o... Hindi, sa edad natin, pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka, pare? Okay. Okay. Mr. Chair, baka gusto niyang... Do you have any opinion, remark or statement? Pagkatapos mo, kikilalanin ko lang kung baka may tanong na po kayo o okay na po. Mr. Chair, meron bang opening statement si Mr. Nino? Pare ko, may gusto ka ba sabihin? Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat, Sen. Pinatawa mo ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak, o mas kilala sa pangalang Ninyo Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old, pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association, na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best. Or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, Miss Annette, yan sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan. Wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang nag-audition na siya. At nagulat na lang ako. Isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle. Nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very neat, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinuwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin ni Senza, walang matigas na pulis sa madilig na misis. Siya po yung head writer namin. At sobrang galang ko sa kanya. Sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung una lumalapit sa kanya. At
Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, hindi ba? Sir, alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Kailangan ko naman siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero, sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonso, na sinabihento siya na po yan na nasa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi una sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin. Yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya lang talagang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang may pundasyon na sa industriya ito, what more sa iba? Kasi ngayon, binabaliktad pa na rin yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA. Binabaliktad niya na Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kasi sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na story. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po ko nabanggit ang NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na to. At sa lahat ng mga concern, salamat po. Yun na po. Paikot-ikot lang tong mga inireklamo natin. Hindi ba ako o i-advise ang komite na sabihin sa amin na pagdating sa ganitong kaso, baka po pwedeng bigyan natin ng time yung mga nagreklamo. Oo, na huwag naman natin inasyadong i-apply yung sinasabi ninyong 36 hours na yan para yung mga tao naman na gustong mag-complain. Para naman yung mga tao inaakusahan, huwag natin sabihin akusahan, hindi pa nga makapunta kung saan-saan. Makatakbo, makapunta doon. Alam niyo, importante yung tao na ating inireklamo ay nasa harap natin, mga mahal kong kapatid, mga mahal kong nasa law enforcement. Kayo po ang magsabi sa amin para po kami makalinang ng batas. Nasabihin niyo po sa amin na pagdating sa ganitong kaso, baka pwede kaming mag-amenda ng batas, napahabain, at kayo naman, hindi na 36 hours na pwedeng umabot ng 10 days. 10 days ba, senyor? 10 days po, bago nyo naisipan na magreklamo. Ayun po, oh. Yes po. Opo. Baka po pwedeng gumawa tayo ng hindi na ba? Kasi alam nyo, sa ngayon po, masyadong pinalalakas ang mental health. Isa po itong realidad. Yun nga pong walang ganitong
pangyayari, nagkakaroon ng problema sa mental health. Eh. Lalo pa yung mga ganitong ganap.